na. Hindi, kailangan balikan ko siya. Kailangan makita ko yung mukha niya. Almusal. Ay, naku, tita. Kanina ko pa ginigising niyan, eh. Bahala na nga sa buhay niya. Rochelle, iha, masama bang pakiramdam mo? Hindi po. Okay. Bangon na, bangon na. Girl, sige na. 6:30 na. Rise and shine. Rise and shine, girls. Maganda ang umaga, kaya dapat salubungin natin ang magagandang ngiti para gumanda tayo lahat. Let's go, let's go. Alika na. Faster, Rochelle. I see. Let's go, let's go. Yes, let's go. Ganyan, ganyan, girls. Dapat talaga, pag ginigising ko kayo, babangon na kayo agad dahil alam nyo nang nakahanda na ang almusal. Yan ay grasya ng Diyos, kaya dapat hindi pinaghihintay, okay? O, I see ang gatas mo. Baka makalimutan mo na namang inumin, ha? Rochelle, alam mo, masama yung bago mong trip ngayon. Juice na malamig sa umaga. Lahat kayo, tatlo pala kayo. Hindi kaya kayo sikmurain, ha? Ira, isang hotdog lang. Sorry, ha? Hindi sa tinitipid ko kayo, girls, pero dapat kayo isang hotdog lang at isang itlog. Kasi gusto kong ma-maintain ninyo yung mga figure nyo. Importante yun sa girls, di ba? Okay. Wala mo na kakain. May pagkain na lahat. Sige. Let's pray, girls. Good morning, Lord. Thank you sa food na pagsasaluhan namin. Kahit di pa bayad ang hotdog, ang itlog at ang tinapay na ito sa suki ko. Diyos ko, tawagan na po sana ako sa ina-applyan kong trabaho. Papa God, sana po mag-share sila mamaya sa gasolina ng jeep ko. Umus na pong allowance ko eh. Father dear, bakit naman po sabi sa horoscope ko, ang lucky day ko ngayon? Paano ba kontrahin yun? Panginoon, sana po ngitian man lang ako ni Michael ngayon. God, sana naman po nakuha ko sa VTR sa commercial kahapon para naman matuwa si Mami. Diyos ko, huwag po sana akong magkamali sa report ko mamaya. Lord, sana po ay bless niyo po kami ngayon, lalo na po si Tita Mary. God, makapasa po sana ako sa quiz namin mamaya. Diyos ko, sana po huwag akong tawagin ng professor ko para mag-report mamaya. Nahihiya po ako. Lord, sana mapansin ako ni Aldrin sa practice namin mamaya sa cheering squad. Lloyd, tulungan mo naman po ako makaisip ng step para sa cheering squad. God, sana po ang unang masilayan ng mga mata ko ay ang lalaking karapat dapat sa akin at mamahalin ako habang buhay. Sana po, ang unang masilayan ng mga mata ko ay ang lalaking karapat dapat sa akin at mamahalin ako habang buhay. Kung makakili ka, akala mo hindi ka pa nakakita ng guwapo. Yvette, si Manong lang yan. Napapili ka ng ganun. Talagang hindi siya na makakita ng gwapo batang yan. Siya nga pala, Mary. May naghahanap sa'yo. Sino? Sandali, ha? Please to enter. Oh, this way, please. There, oh. Please enter there.
Yes? Uy! Sino yan? Ang gwapo. Good morning. Good morning. Sino ka? Aunt Mary's me. Romeo. Your nephew, remember? You're a grown-up man. Come here. I will introduce you to my boarders. Girls, ito ang pamangkin ko, si Romeo. Taga-London siya. Siya yung sinasabi ko sa inyo. Naku! Alam mo, mabait ito. Mabait, mahihain lang na bata. At simula ngayon, dito na siya titira sa atin. Ano? Magkakaroon kami ng kasamang lalaki dito sa boarding house, tita? Okay lang. Cute naman siya. Kaya lang parang jologs. Ay, mawawalan kami ng privacy. Basta huwag niyang papakilamay yung sabon at shampoo ko sa banyo, ha? Paano yan? Nakatuwala lang ako pag lumabas ng banyo. Girls. Sandali lang, ha? Explain ko sa inyo. Romeo, please sit down. You want to have... No, please. Okay. Sweetie, sit down. Come on. You want to have some breakfast? Eggs? Bigyan niyo siya, girls. Alam niyo, girls, kaya ko lang naman siya gustong patirahin dito dahil nafe-feel ko lang na kailangan natin ng lalaking kasama dito sa bahay. Usong nakawan ngayon. Nabalitaan niyo ba? Yung si Mrs. Nunez, yung may-ari ng tindahan dyan sa kanto na nakawan ng isang linggo at muntik na silang mapatay na buong pamilya. Hindi ba nakakatakot? Kaya naisip ko na mas mabuting nandito siya. At saka kung minsan, napapagod na rin ako magbuhat ng LPG gas pag nauubusan tayo. Hindi niyo naman ako tinutulungan eh. Kaya dito na lang siya, ha? Saan niyo naman po siya patutulugin, Tita Mary? Doon sa bakanting kwarto, doon sa dulo ng hallway, doon na lang, ha? At saka naikwento ko na siya sa inyo, girls. Siya yung anak ng kapatid kong nasa London. Diba nasabi ko rin sa inyo na aalis ako papuntang London para naman bisitahin yung mami niya? Nalala niyo yun? Nakakaasiwa, magkakaroon tayo ng kasamang guy. Okay lang yun. Pamangkin naman siya ni Tita Mary. Romeo, pwede ko bang malaman kung anong birth sign mo? What's your birth sign? My birth sign? Cancer. Birthday mo? Ayan. July 22. Cancer? July 22? Aha! Ayon sa horoscope mo, nagtataglay ng dalawang pag-uugali ang mga taong ipinanganak sa araw na ito. No, may double identity. Makaligo na lang at baka maliit pa ako. Sunod ako? Eat your breakfast. Ha? Teka muna. Kausapin ko muna kaya kayo, girls. Okay lang ba kayo? Michelle? Hindi. Imposible. Siguro tulog pa si Lord kaya hindi narinig yung dasal ko. Thank you.
ako naman mga kasama mo. Aba. How was your day? Hindi ka na nga. Uy, pare, nakapuntos ka dun, ah. Woo! Okay, pa. Iba na naman ang kasama. Hey! Balik taro talaga ko? Buti pa, classmates, nakinig kayo sa sasabihin ko na sa araw na to ay matitikman ni Weng ang unang halik mula sa lalaking kanyang iniibig. Weng Ibarra? Sir? Nasang part ka ng Earth, Miss Ibarra? Kanina pa kitang tinatanong, pero parang wala ka naririnig. Sir, ano po ba ulit yung question nyo? Ang sabi ko, in the poem Le Roman de la Rose, or The Romance of the Rose, anong simbolo ang ginamit ng dreamer para sa babaeng iniibig niya? Yun. Kung ikaw ang dreamer sa poem, ang simula ng babae ng ibig niya ay walang iba kundi ako. Sir, wala po ba akong prize na kiss kasi tama naman yung sagot ko.
Miss Weng Ibarra. Sir? Nasaan part ka ng Earth, Miss Ibarra? Kanina pa kitang tinatanong, pero parang wala ka naririnig. Sir, ano po ba ulit yung question nyo? Ang sabi ko, in the poem Le Roman de la Rose, or The Romance of the Rose, anong simbolo ang ginamit ng dreamer para sa babaeng iniibig niya? Symbol? Sir, ganito yun. Kung ikaw ang dreamer sa poem, ang simbolo ng babaeng iniibig niya ay walang iba kundi ako. Sir, wala po ba akong prize na kiss kasi tama naman yung sagot ko eh. No, mali ang sagot mo. Nirepresent ng isang rosebud ang babaeng iniibig ng dreamer. Eh, sir, mas maganda naman ako sa rosebud. Okay, that's enough, class. I want you to write an essay tungkol sa author ng Le Roman de la Rose. Okay? I'm new here. I'm kind of lost. Can you tell me where my class is? You speak in German. Romeo. My name's Romeo. I'm a transferee from London. Can you? Hey, see the look. Oi, pare. Klase natin tong English ero to eh. Hey, man. Hey. I'm Rod. Hey, what's up? Hey, man. Welcome to the Philippines. Hey man, you're the one of us, so we belong each other, huh? Same class, you know? Oh, well, classmates, okay. Yeah, right. Okay. You understand Tagalog? Konti lang. My mother is a Filipina. Good. Our class is, hindi pa mag-start. So, come on in our tambayan. Tambayan, you know? Tambayan? Yes. Hang out. No, yes. Hang out. That's it. You, okay. Come on, you meet us there. You turn over the turnbuckle. Yeah, know? Join us and stroke. Okay. Sumama kaya sa amin. Yes. Okay. This is Siete. This is Siete. Mag-alala. Ako bahala. Joke lang! Hoho, come on, Jackie. Cut the crap. Pag ganyan ka kumilos, alam ko may kailangan kayo. Diego. Sa maikling panahon, kilala mo na ako. Siyempre naman, kabisadong-kabisado ka na yung karakter mo. Sige na, sabihin mo sa akin kung anong kailangan mo habang maganda pa yung mood ko. Simple lang naman eh. Nakita mo yun? Gusto ko manalo ng Diego. Kandidato ka pala sa freshman representative? Hindi pa. Ipapasok mo pa lang yung pangalan ko doon para manominate ako. Kayang-kaya mo yun, Diego.
And I'm sure naman, no, tutulungan kayo ng Michael ko. At dahil alam kong love na love mo yung varsity team mo, eh, magdo-donate ako ng bagong rubber shoes para sa team. Diba, girls? Correct! That's a good idea. Okay yan, pare. Patos, pare. Diba? Think about it, Diego. Okay. Come on, girls. Attention, please. Attention. Thank you. Bilang chairperson ng MASCOM department, I am happy to announce that starting this year and hopefully the next succeeding years, magkakaroon na tayo ng individual election para sa freshman, sophomore, junior, at senior representatives ng student council. Naisip namin ito para magkaroon ng time ang bawat isa na kilalanin ang mga kandidato na siyang kakatawan sa inyo. At dahil unahin natin ang eleksyon para sa freshman representatives, ito na po yung approved list ng freshman representatives. This is Siete. Siete. Puno ng mga... At dahil unahin natin ang eleksyon para sa freshman representatives, ito na po yung approved list ng freshman representatives. And the nominees are... From the TLS party, I see Jackie Esteves. And ang kandidato naman from the Heartthrob party, I see si Miss Rochelle Pangilinan. May I have the sophomore representative list, please? Kusa. Ako? Ba yan? Ewan ko na. Talaga. Nga walang konsiderasyon. Ako. May tape nga ako. Wala naman akong gunting. Ha? Kainis na nga. Gunting. Meron. Oh, Mary. Ito gunting. Salamat. Nakaramdam din. Teka, ano ba yung pinapakialaman mo na yan?
Mukhang kuryente yan ah. Ha? Eh kasi, natanggal pala itong balot nitong kawad ng kuryente, kaya nagpapatay sindi ang ilaw sa taas. Binabalutan ko lang ng tape, ayan, para mamaya makuryente pa tayo dyan eh. Eh may alam ka ba talaga dyan? Aba, syempre naman, Manong. Hindi ko naman gagawin yan kung wala akong alam, ano. Tinuruan ako ng tatay ko para gawin ang mga ganyan. At hindi lang yan ang alam ko. Marami pa akong alam na itinuro sa akin na... Ay! 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 Manong, ha? Si Tita Mary... Akin eh. Magpasalamat ka at may kortsyon yung pinagsakad mo. Bakit ka nandun? Umalis na kayo dyan. Mm-hmm. Oh, umakyat kayo sa taas. Sige na, umakyat kayo. Pagsara ng pinto ko, no? Hindi mo kotse yan. Kotse ko, okay? Hindi ako papayag na matalo ko na isang babaeng yon. Si Rochelle, ang baba. Kaya mag-isip na nga kayo ng plano para matalo ko siya, okay? Ba't ka ba napapraning? Ano bang panama niya sa'yo? Matalino siya. And so? Pero alalahanin niyo, ah. Mayaman si Jackie. Ano namang magagawa ng kayamanan niya? Labon sa talino at popularidad itong si Rochelle. Ah, basta. Nabasa ko na maganda ang mangyayari. Maganda ang vibes ko. Ay, nako. Nakalimutan nyo na yatang hindi basta-basta ang eleksyon ng representative sa student council. Oo nga, girls. Kailangan natin ang datong. Alam nyo, girls, hindi naman ako masaya nung nanominate ako dyan eh. Ano? Sira ka ba? Eh, ikaw ang karapat dapat magiging freshman representative ng student council, no? Talagang ako lang ang may karapatan maging freshman representative sa student council. Sister, cool ka lang, okay? Wala namang kumukontra sa'yo, ah. Bakit hindi mo gamitin ang money and influence ng pamilya mo? Correct, Mia. Kahit papano, may utak ka naman pala. Pero parang hindi pa sapat yun, eh. Bukod sa matalino si Rochelle, sikat siya sa campus, marami siyang friends, at marami rin nagkakakrush sa kanya, no? Alam nyo, kung pwede lang mag-backout, magba-backout ako. O sige, malakas ang kutog nyo na mananalo ko. Pero paano kung tinawagan ako sa trabaho ko? Siyempre, masuunahin ko yun. Dahil mas kailangan ng pamilya ko, kikitain ko doon. Nandito naman kami, di ba? Eh, dito tinawagan ka namin. Oo nga, Rochelle, hindi ka na pwedeng mag-backout ngayon. At saka, ikaw ang inaasahan ng mga estudyante na nag-nominate sa'yo. Okay, fine. Salamat sa tulong nyo. Pero, paano pag wala tayo nagawang paraan? Sige. Mag-isip kayo. Dapat makaisip tayo ng plano. O kaya gimmick para sa campaign period. At yun, Mia, ang dapat kong malaman. Ang plano ng mga chipanggang yun para sa campaign. Para makontra natin sila. Eh, bakit sa akin ka nagigigil? Alam mo kasi, Mia, feeling desperate ako ngayon. At kailangan kong manalo. Kaya, mag-isip na kayo kung anong plano natin para matalo ko si Rochelle, okay? Okay, I know na. Para tumigil ka lang. Alamin natin kung ano ang plano ng kabila, okay? Tapos, kung ano ang gimmick nila, tatanggalin.
katapatan natin. Di ba, Monique? Huh? Tulad ng ginagawa ng magkabilang network sa TV, di ba? That's nice, Sunshine. Pero nasabi ko na yan kanina eh. Ang tanong ko ngayon, paano natin malalaman ang plano nila? Simple lang yun eh. Dalasan natin ang mga radar natin. Ay naku, don't look at me like that, ha? Huh? Kahit nakasama ko sila sa dorm, I cannot betraying them, no? No, Monique. Hindi naman yan ang ibig kong sabihin eh. Eh ano? Ichichika mo lang sa amin yung narinig mo doon. No, no, no! No way! As in, N-E-V-E-R! No way! Mapangatawanan kaya ni Monique ang no way niya? Ano naman kaya ang mangyayari sa kampanya ni Jackie at Rochelle? Exciting, ha? Sabihin niyo sa akin. Ang yumuka, ang yumuka, ang yumuka sa akin. Yumu at yumahap! Saan po siya patutuloyan, Tita Mary? Di ba, meron bakanting kanto? Ay, sorry, kanto. Alala niyo yun? Isip na kayo kung anong plano natin para matalo ko si Rochelle, okay? Okay, I know na. Para tumigil ka lang. Alamin natin kung ano ang plano ng kabila, okay? Tapos, kung ano ang gimmick nila, tatapatan natin. Di ba, Monique? Huh? Tulad ng ginagawa ng magkabilang network sa TV, di ba? That's nice, Sunshine. Pero nasabi ko na yan kanina eh. Ang tanong ko ngayon, paano natin malalaman ang plano nila? Simple lang yun eh. Dalasan natin ang mga radar natin. Ay naku, don't look at me like that, ha? Huh? Kahit nakasama ko sila sa dorm, I cannot betraying them, no? No, Monique. Hindi naman yan ang ibig kong sabihin eh. Eh ano? Ichichika mo lang sa amin yung narinig mo doon. That's it! No, no, no! No way! As in, N-E-V-E-R! No way! Sige na, pumasok na kayo, magtulog, magsitulog na kayo sa kwarto nyo. Kita, mainit, mahirap matulog. Kunti tiis na lang muna, iha. Sige na, bukas i-report ko itong mga kuryente natin sa Meralco. Ano na naman kaya ang nangyari? Sige na, good night na, matulog na kayo. Magpaypay na lang kayo. Palipay na kayo sa pagpapaypay. And you, come here. Tell me the truth. What were you doing with Rochelle? Were you taking advantage of her? I wasn't trying to do that. I wouldn't do that. Sigurado ka, huwag ka magsisinungaling sa akin, kundi ibabalik kita sa Londo. Sige na, matulog ka na sa kwarto mo. Can I go to the bathroom first, please? At bakit? Just to do my thing. I need to go to the bathroom, please. Wait.
Sige. Make it fast. I will guard you. This is Siete. This is Siete. Puno ng mata. Nakakainis kasi yan si Romeo. Bakit naman kasi dyan pa tumira yan? Alam mo bang kagabi hindi ako nakatulog dahil sa sobrang inis ko sa kanya. Aksidente lang yun. Kalimutan mo na yun. Mary? Oh, hi, girls! Nasaan na baby? Hi, baby! Wow, nakikita ko sa aura niya masayang masaya siya. Ano ba? Mukhang may good news yata, Jolan. Oo, may good news talaga ako. Bukas may BTR ka ulit. Nag-alap sila ng bagong model para sa isang commercial. Talaga po? Diba, last week, nagpa-BTR din siya. Eh, hindi siya kasi nakapuha doon. Pero ito, ibang advertising agency nito. Sigurado ako makukuha na doon ng baby ko, diba? Hindi na, hindi na tayo eh. Tara. Anak ko, bahay naman ako. Mami, mamaya tayo mag-usap. Late na kami. Alam mo, di bali na lang. Mary! Messi na ako sa'yo, Mary! Si Jolan! Mag-BTR ulit bukas! Sa ba? Sige, bakit hindi na lang tayo gumawa ng leaflets para sa kampanya ni Rochelle? Oo, oh, ganda yun. Tapos, tayo mag-distribute sa mga estudyante, di ba? Teka. Ano naman nilalagay natin doon? Siguro, maganda at tanongin muna natin si Rochelle kung ano mga plano niya. Ayun. Hello. Ayun sila. Hi, girls. Hi. Hey, Rochelle. May naisip na ako may magandang gimmick para sa kampanya mo. Huh? Kaya yun ah. Bilis mo. Oh, ano naman ang ginagawa niyan dyan? Sino? Ah, si Romeo. Tropa namin yan. Okay yan. May kli lang naman ang campaign periods eh. Kaya naisip namin gumawa ng leaflets na naglalaman ng platforma mo. Alam mo, Rochelle, okay yung naisip nila eh. Why don't we try? Maganda nga. Ano naman ang lalagay natin dun? Eh, ano bang balak mo pag ikaw nanalong freshman representative? Siguro, ire-request ko sa school na ibaba ang tuition fee. Tsaka gusto ko magkaroon ng mas maraming civic and school projects para naman maging busy mga estudyante. Okay. Oo, okay yun. Para ano, maging busy mga estudyante tapos hindi sila mag-isip na mag-drugs. Oo nga. Okay, guys. Thanks for your help. Bye. I'll support that. Girls, mag-isip na kayo kung anong magiging platforma ko. Ano yun? Platforma! Yung tinutugtungan pag nag-i-speech? Ay! Kalina. Wala! Talo na ako pag kayo inasahan ko. Oh, saan pupunta yun? Saan nga kayo? This is Siete. So sexy.
dapat maglaro ng basketball. Lalo na pag bagong rubber shoes, di ba, Yeg? Bagong ang rubber shoes, no? Pero, luma naman ang uniform. Gusto mo ng bagong uniform, Yego? Para sa team? Chucky, ano na naman kailangan mo? Yan ang gusto ko sa'yo, eh. You're always willing to help. Kailangan ko kasi ng platforma na gagamitin ko para sa campaign. Boys, boys! Sino ba sa inyo marunong gumawa ng campaign slogans and materials para kay Jackie daw? Si Bobby, Diego. Siya nakakaalam nun. O, si Bobby daw. Sige na, kami nang bahala dun. At akong bahala sa uniform. Pare, huwag mong sabihin si Jackie ang susuportahan natin sa eleksyon ng freshman rep. Si Rochelle kasi ang gusto niya suportahan, Diego. Maski ako. Mas paboro ko kay Rochelle, eh. Alam nyo, guys, paminsan-minsan, kailangan natin sumuyaw sa bawat dugtog ng bawat tao. Pwedeng sinusuportahan natin si Jackie ngayon, pero hindi naman ibig sabihin nun na siya yung iboboto natin, di ba? Naman, pare. Pwede. Disisyete. Bukas, Rochelle, may appointment ka sa mga estudyanteng makabayad at makamasa. Tapos sa vacant period, mag-iikot tayo sa mga lobby, building, tambayan ng mga estudyante. Ano naman ang gagawin ko doon? Ano fa? Eddie, smile dito. Shake hands doon. Kaway dyan. Sabi-sabing huwag niyo akong kakalimutan sa darating na botohan. Ganun lang kadali ang gagawin mo. Ano ka ba naman, Ira? Eh, parang politikong nangangampanya ang dating. Alam niyo, girls, sa probinsya kasi namin, ang pamilya namin ang pinakamalakas ang impluwensya bukod pa sa mayaman kami. At pag election period, maraming gimmick ang mga kandidato doon. And speaking of gimmick, kailangan may isip tayong gimmick para kay Rochelle. Oo nga. Pero teka, pera ang kailangan dyan. Naku ha! Huwag niyo akong tignan ng ganyan. Alam niyo naman pagdating dyan, wala ko niyan. Eh, paano yun? Ano gagawin natin? May I make a suggestion? Ano naman yun? Sasali ka na naman. Teka. Pakinggan muna natin yung gusto niya sabihin. Ano yun? We could solicit contributions, just like what we'll do with these leaflets. I'll make it on computer, and then we'll all chip in for the printing. Okay. How about that? Tumatama si Romeo, eh. Total, gusto naman ng mga schoolmates natin na tumakbo si Rochelle dahil naniniwala sila sa kakayanan niya. Walang masamang mag-solicit tayo ng donasyon. Correct. Ira, total naman, may asyenda ang daddy mo sa probinsya. E di mag-donate ka ng malaki. Ha? Of course! Buti pa, simulan niyo na ang solicitation. At sasagutin ko ang huli. Sige, yeah. Oh, I see. Ikaw nakatoko na mag-solicit ng donasyon, ha? Ako? Bakit ako? Dahil kanina ka patahimik dyan, kaya ikaw ang gagawa nun. Ayoko, nakakahiya. Eh, ano ba nakakahiya dyan, Aber? Eh, pero nakagawa niyo sa akin, Mami. Anak, meron kang VTR bukas. Dapat flawless ka.
Tama yun, Jola. Ako nung araw, pag sumasali ako sa mga mutya ng baryo, ako ang nanay ko pinapaliguan ako ng sariwa ng gatas ng kalabaw. At nakaupo ako dun sa batya para akong prinsesa, tapos punong-puno ako ng gatas. Ako pa, salamat ka nga, iha. At nandyan ang nanay mo para alagaan yung kutis mo. Puhunan yan. Mm-hmm. Eh, sino ba naman gaganaan maging commercial model? Dadaanan mo sakripisyo, ganito, tapos hindi naman ako makukuha. Anak, pwede ba tigilan mo yung kakadakdak? Kasi nagkakrack tong oatmeal, baka magkaroon ka ng wrinkles. Tsaka yung text na yan, pwede ba tigilan mo na yan, ha? Eh, tiisin mo na lang, ha? Tiisin mo yan lahat. Dapat bukas, ikaw ang pinakamaganda sa VTR. Natural. Akong pinakamaganda bukas. I prepared for this, no? Nagawa na ba ni Diego ang pinagagawa mo? Of course, my dear. At bukas, nakakalat na lahat kong banners sa buong school. Sa buong campus, lahat ng lugar doon. Puro pangalan ko. Ay, nako. Ang nagagawa nga naman ng pera at kapangyarihan. Absolutely. At yun ang wala tayo. Alam niyo, girls, huwag niyong masyadong pressure yung sarili niyo. Gawin natin lahat ng makaya natin. Kung panalo, edi swerte. Kung talo, talagang ganun. Teka, sandali lang. Tatlong araw mula ngayon, candidates night na. At base dito sa astrological chart mo, na magandang ugutan at sayawan ng mga stars and planets sa araw na yun. Eh ano naman ngayon? Ang dami mo naman kasing explanation dyan. Teka, nag-iisip nga ako eh. Diba, para kasing kulang pag mag-i-speech ka lang sa candidates night. Alam mo, may point doon si Ire. Dapat mas bongga ang dating. Hindi puro speech lang. Eh, paano nga gagawin natin? Eh di, mag-isip tayo ng gimmick. Basta, huwag niyo akong isasali, ha? Kasi baka mamatay ako sa iya, eh. Dumating ang tari ni Rochelle at parang lasing na naman. Ano naman kaya ang drama ni Romeo kay Rochelle? Bukas na lang ulit! Diba meron bakanting kanto? Ay, sorry. Ano lang niyo yun? Makakaasin na. Magkakaroon tayo ng lalaki. Ang kasam. Ang lalaki hindi. Ayon sa horoscope mo, nagtatagay ng dalawang pag-uugali ang mga taong ipinang...